Hi, this is Greg, Real Estate Broker of CLH Real Estate Marketing. Andito ako ngayon sa Grand Park Place Village at ang ipapakita ko naman sa inyo is one of our newest ready for occupancy house and lot property dito sa subdivision. For the house features, this has a lot area of 150 square meters and total developed area of 197.5 square meters. Meron itong 2 carport, balcony, 4 bedrooms, 3 toilet and bath, living, dining, kitchen, lanai and service area with water tank at may gate and fence na din. Andito tayo ngayon sa labas ng property at mapapansin nyo meron na siyang gate and fence. Folding steel gate na yung nasa ating car garage. Tapos ito naman yung ating small gate. So this is the porch na merong space for pocket garden na rin. Tapos dito naman sa part na to, this is the 2-car garage. Nakasya yung malaking sasakyan. Yan. Tapos sa side may makikita kayong faucet na in case kailangan nyo mag car wash. So this is ito yung side ng property. Meron na rin siyang space for pocket garden. Tapos papunta naman tayo sa service area. So ito yung likod ng property natin. So meron na rin siyang kasamang Inca water tank. Tapos dito naman sa part na to, meron ng nakaabang na socket for our laundry area. So this is our service counter. Tapos dito rin located yung ating grease trap. Ito yung ating grease trap. Dito naman sa may right side, nandito yung entrance for our lanai area. Yan. Tapos yung likod natin may access din going to the kitchen. Tapos yan, mapapansin nyo yung ating carport, slightly covered na rin siya. So kung mag-extend kayo, siguro onti na lang yung i-extend nyo for canopy. So pagpasok ng ating property, this will be our living area. Yan. Tapos kita na natin yung ating kitchen and dining area. So yan, yung papapansin nyo pala yung main door natin, naka-digital lock set na rin siya. So dito naman sa part na to is our lanai area, yan, na may access sa side at sa likod ng property. So dito rin yung suggested area for our dining. Tapos ito naman yung ating kitchen. So yung kitchen natin, meron na rin siyang built-in pull-out rack cabinet or pantry cabinet. Tapos meron na rin siyang base cabinets at hanging cabinets. So katabi lang ng ating kitchen, this will be our maid's room or utility room. So dito mapapansin nyo meron na rin siyang built-in cabinet. Tapos itong room na to, connected siya sa common toilet and bath ng ating ground floor. So yan yung ating toilet and bath. Hindi pa lang nakakabit yung shower area pero may kasama yung shower. So ito uli yung ating living space, open space design layout siya. Tapos ito naman yung ating stairs going to the second floor. So maluwag yung ating stairs, made of wood rin. So ito ay apitong wood. Tapos sa side nandyan yung ating handle. So this is the first bedroom. Yan siya, meron na siyang built-in vanity area and built-in wardrobe cabinets. Yan. So, yung ating built-in wardrobe cabinets, yan, meron na siyang shelves, lagay ng damit, and may drawer na din. Tapos
itong bedroom na din natin may access siya sa toilet and bath. So yung toilet and bath na to, connected siya with bedroom 1 and bedroom 2. Tapos kagandahan din dito sa toilet and bath, meron na rin siyang abang for water heater at may shower enclosure na rin. So this is the second bedroom naman. So ganun din, meron din siyang built-in wardrobe cabinets and vanity area. Tapos lahat ng rooms natin dito may provision na for aircon. So yung bedroom 1 and bedroom 2 provision for window type. Tapos yung master's bedroom naman natin is a split type. So yan yung common toilet and bath connected din sa bedroom 1. So finally, this is the master's bedroom naman. So mas malaki yung space niya compared to the two rooms. Yan. Tapos yung built-in wardrobe cabinet niya mas malaki. Tapos sa side naman is the vanity area. So kagandahan din dito, may access din yung master's bedroom to our balcony. So ito yung ating balcony. So yung master's bedroom din natin, meron din siyang sariling toilet, shower, and bathtub. So yung shower area niya, meron ng shower enclosure. Tapos may abang din to for shower heater. Yan. So for more information or if you would like to schedule for a site visit, just visit our website or kontakin niyo ako sa mga numbers na nakalagay sa screen.